Magandang umaga po. Nandito po tayo sa Los Baños, ang aking baluarte. Mm-hmm. Pero nasaan tayo? Nandito po tayo sa Bureau of Plant Industry. Kasama po natin si Miss Lorna, ang focal person for the Organic Agriculture Demo Farm. Dito naman po sa aking kanan, si Elsa Parot, ang National Director for the National Organic Agriculture Program ng Department of Agriculture. Hi po, good morning. Paki-explain naman sa amin yung ginagawa nyo ditong studies on organic seed production. Yung organic seed production ay ginagamitan natin ng, siyempre, walang pesticide, walang chemicals. So yung ating pong seeds ay open pollinated crops. Ibig sabihin, mga variety yun to na approved na ng National Seed Industry Council of the Philippines. Ano po ba ang ibig sabihin ng open pollinated crops? Ito po yung, halimbawa, tinanim po natin ngayon ang ating crops, halimbawa talong. Yung pa rin po, yung buto, makakapagbuto pa rin tayo noon, at yun din yung pwede natin itanim sa susunod. At the same pa rin, parehas pa rin, yung kulay, yung hugis. Malona, wow. Ba't sinasabi nila na kapag yung bumibili ka ng mga buto, kunwari yan, nabibili sa mga poultry supplies o sa mga hardwares, hindi mo siya ulit pwede, yung pag namuo ngayon, hindi mo pwede itanim ulit, gamitin ulit yung buto na yun? Yes, depende po yon kung ang nakuha nyo po ay hybrid seeds. Mm-hmm. F1, nagtanim tayo ng F1 ngayon, then the next year na next cropping, ibang kulay na yung darating, mga tatlo, apat na kulay yan, yung second planting niya or yung F2 niya. Yung open pollinated, paano po yun napoproduce? Does it come, kailangan from an OPV rin siya? Opo. So yung ating... So yung F1 mo, kunwari, nakabili ako ng pakete ng F1, nagtanim ako ng F1, from there, hindi ako pwede makapag-produce ng open pollinated? Hindi po. Yung OPV, yung ba ay dine-develop? Dine-develop natin yan. Yung po yung ginagawa. So, binibreed din siya? No, yung una. Binibreed po siya for several cropping hanggang mapuro siya. So, yung po ay... Ang sinelect ba doon ay yung mga galing din sa atin, what's locally available? Yes, yung po yung mga available materials po rin yung ating ginamit po dyan. So, pinili natin dyan yung... para bang nagko-contestan na ano yung pinakamaganda. Hindi lang maganda. Ano yung quality? Ito ba yung makapagbigay ng maganda, maraming bunga, matibay sa mga peste? So, isa yung po yung mga design characteristic na pinipili para siya ay pumasa. So, ang bentahin niyan, yung farmers, pwede siyang mag-grow ng sarili niya. Yes, ano, opo. Mga buto. Opo, ma'am. Para sa susunod at sa susunod pa. Yun nga, pwedeng, as is, pwedeng negosyo rin niya talaga yun, yun, no? Ng seed production. Yes. Kaya magpapaturo tayo kay Ma'am Lorna. What do we do? Ano ang dapat natin gawin? Okay. So, yung ating isa ay, yung ano, anong variety? We have the insect niya. Okay, we have the insect variety yan, pipiliin natin. Ano po? Yung mga varieties, pwede yung kahit saan lugar mo itanim. Opo. Wag lamang sa highland na malamig, ano? Okay. Pero so, meron din po bang variety na pwede pang highland? Yes, meron man tayong bago BPI. So, meron po naman silang mga organic seeds for semi-temperate or for highland. We have BPI Baguio. So, nakapili na okay, tayo. Balik tayo sa pilian. Katulad nung sa talong, ano, halimbawa, nako, kinuha nating variety Batangas Long Purple. Meron na po tayo at saka yung Dumaguete Long Purple. Mm-hmm. So tinatanim muna natin yung buto ng may kasamang 111 na medium. Yung bang merong cuerdas, vermicompost, and then yung garden soil. Equal so, amount, 111. Yes, 111. Then after 3 weeks, yung po'y tinatransfer namin. 50 centimeter yung kanilang distance. Okay. So yung kung gusto nating pambuto yun, yun ay pinadidilaw natin. Mm-hmm. Pero okay. Kailangan po ba pumili ng napakagandang bunga? Dapat lang naman, maganda. Kasi minsan sasabihin nila, ay benta ko na lang tong magandang bunga, yung panghuling bunga, yun ang aking pangbuto. Yun po yung mali doon. Hindi yun mali. Mali yun. So pag madilaw na po yung talong, tulad ng talong namin sa bahay, mature na dilaw. Yung bunga, hindi yung dahon. Hindi yung dahon. Yung bunga pag dilaw na yun. Hinog na yung talong, ano, dilaw na siya. So yung po ay pinadaanan namin ni Rororol yun sa medyo mabigat na kahoy. Hanggang lumambot, ano.
Yung iba pinupukpok nila eh. Pero pwede yung pang baking. Oo, yun. Mas maganda yun. Oo. Tapos malambot na yun, pagbuka natin yun, labas na yung lahat ng buto. And then nililinis lang natin yun. Then pagka linis, pinatutuyo po natin. Ang kamatis naman, siyempre kinukuha natin yun ng hinog. Hindi naman masyadong hinog, ano? Hinihiwa lang natin, kinukuha namin yung buto. And then lahat ng nakababa dyan for 2 days. Pag lumampas ng 2 araw or 3, baka sumibol. So, saan po yung nakababa? Sa tubig sa, lang? O sa timba or planggana. So after 2 days, makikita po natin yung buto ay nasa ilalim. Lahat ng good seeds nasa ilalim. Mm-hmm. Ah, lilinisin na natin yun, tapos i-air dry natin yun. Gaano katagal po ang pag-air dry? Mga 1 week lang po yan, okay. Basta yung ganitong air ano dry. Ano ang dapat nakikita natin na sasabihin mo na okay na ang drying niya? Ilagay mo doon sa plastic yung buto or sa bote, din takpan mo. So pag nagpawis yun, medyo basa-basa pa. So kulang pa yung air drying niya. So pwede mong buksan ulit at sa air dry? Yun, isasukuha lang naman ikaw ng sample. So kung maganda kasi yung pagkaka-air dry mo, hindi siya masyadong pinipeste. Paano naman po natin itatago itong mga buto? Nilalagay po natin yan kung wala kayong malaking lagayan sa store. Sa rep, wag sa freezer, okay. Ha? Pwede po siya sa pintuan or sa ilalim. Sa doon sa lalagyan ng vegetables. So nakabalot siya sa plastic, dinadoble namin yan eh, no? Para siguradong seal siya. So kung para naman sa susunod na pantanim niya, ay enough nang nakalagay siya sa rep. Importante rin na lagyan mo ng petsa. Yes, at saka variety po. Para first in, first out. No? Yes, yung una mong pinasok sa rep, yun naman din ang una mong itatanim. At lagi po kayong magtitira ng buto. Kasi hindi po natin alam, baka biglang bumagyan, ubos yung buto. Kasi maraming ganyan. So kailangan magtira tayo kahit kaunti mula doon sa nakareserba natin. Ayan na po ba yung seed banking? Yes, yun. Yeah. Sakto. Yun po yung ginagawa po namin. Kailangan talaga nakaseparate yung... Eto halimbawa, we have set 10 tudling. Ano? 5 tudling para sa seed production. Itong 5 tudling ay para sa fresh. Pang para beta. Sigurado na meron tayong talagang pambuto no, na para sa susunod. Yung ibang farmer, pwede silang magbenta sa kapwa farmer nila. Yeah. Okay. Salamat, OJ. Ay, ha? At nag-take time ka na inikot mo kami dito sa demo area ng BPI. Ma'am Lorna, what can you impart sa ating mga televiewers? Meron na po tayo ngayong mga organic seeds. So, doon po sa mga organic practitioners, meron na po tayong available na organic seeds na legumes. We have the pulsitaw, cowpea, mung bean, and also sa ibang high-value crops like cucumber, tomato, and eggplant, meron na po tayong available. So, pwede po kayong mag-request or bumili dito po sa BPI Los Baños and doon sa amin sa BPI Manila po. Marami pong salamat! Samahan niyo po kami ulit next week para sa OA Ako!